Kumpiyansa ang PVL na ang Capital One Power Spikers ang tamang entity bilang ikadosing koponan sa paparating All Filipino Conference. Pero Jerry Lee Malabanan, hindi na mapapasama sa lineup. Jem Ferrer ayaw pang pakawalan ng Choco Mucho. At sino-sino pa kaya ang mga manlalaro sa Capital One? Mo naman, dapat sila matakot sa iyo. 'Di ba? Pretty. 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 Apat na mga applicant franchisee ang nagpahayag ng interes na kunin ang nakabakanteng ikadosing pwesto ng na-disband na F2 Logistic Cargo Mover sa Premier Volleyball League o PVL. Ngunit para kay PVL President Ricky Palu at Chairman Tony Boy Liao, ang pagpapangalan sa Capital One Power Spikers bilang pinakabagong kalahok ng liga ay walang alinlangan na tama ang desisyon sa pagkuha nito sa long-term commitment at aktibong paghahangad ng pagiging mapagkompetensyang kupunan. Kaya maiging kinilala muna ni Ricky Palu ang apat na kumpanya at tiningnan ang kanilang mga visions at purpose ng kanilang pagsali sa PVL. At ang Capital One lamang ang nagbigay ng kahalagahan sa long-term commitment at maging competitive na kupunan. At sa kabila ng maikling paunawa, hindi nag-atubili si Coach Roger Gorayeb na tanggapin ang pagbuo ng isang mapagkompetensyang kupunan para sa bagong Capital One Solar Energy sa PVL. Pumili si Coach Roger Gorayeb ng 23 players mula sa mga tryout bilang kanyang unang pool. Hahatiin niya ito sa mga susunod na araw ngunit ipinakita na niya ang limang shoe-in na sina Aiko Ordaz, Jorel Singh, Rovi Instrilla, Heather Ginoo at Janine Navarro para sa All Filipino Conference simula ngayong February 20. Kinuha rin ni Coach Roger sina Vera Guillema at May Makatuno bilang setter at hindi pa sumusuko si Coach Roger sa pagkuha kay Jem Ferrer sa poder ni Coach Dante Alinsunurin ng Choco Mucho Flying Titans. Pero ang inaabangan ng karamihan na sana'y makuha ng mga bigating koponan na si Jerry Lee Malabanan dahil sa angking galing nito at leadership skills. Pero sa ngayon na hindi na muna ito makakasali dahil sa napapabalitang ito ay buntis kuno. Gayon pa man, isa na itong personal at hindi na dapat nating panghimasukan pa. Kaya i-congratulate na lang natin ito if totoo man ang balita. Congrats, Mamshi! Sayang nga lamang pero wala namang aksidente sa mundo and everything has its own reason and purpose. Gayunpaman, nananatiling positibo si Coach Roger Gorayeb sa kabila ng pressure sa maikling panahon na meron siya para buuin ang bagong kupunan. Mahigit 40 years na rin ang karanasan ni Coach Roger kaya sisiw na lamang ito sa kanya ang pagbuo ng mga manlalaro at palakasin ito. So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. And thanks for watching.